matindi ang plano ng management ng San Miguel Beer kung sakasakali na sila ay ma-eliminate dito sa PBA Commissioner's Cup ng maaga. Dahil doon sa pagkatalo nila kasi dito sa Magnolia Chicken Templados, ang nangyari ngayon sa San Miguel, kailangan nilang ipanalo yung mga natitira nilang laban. Kung hindi, malaki ang tsansa na sila ay ma-eliminate. Tandaan po natin, 5 teams ang matatanggal dito sa Commissioner's Cup. Kaya ibig niya sabihin, kapag ang San Miguel ay hindi pa nanalo, malamang isa sila doon sa matanggal. Actually, ngayon nga, kahit makapasok sila doon sa semifinals o doon sa playoffs, malamang twice to beat disadvantage sila at makakaharap nila either itong Bay Area o kaya Magnolia o baka Barangay Ginebra. At twice to beat kayo yung mga kalaban nila, ibig sabihin, ang San Miguel Beer kailangan talunin nyo ng 2 beses. So sa ngayon, pinaplano pa rin ng San Miguel Beer kung ano ba maganda gawin dito kay Devon Scott. At sa unang pagkakataon, magkakasama ito si Devon Scott at si Junmar Fajardo. At sa susunod na laban ng San Miguel kontra Phoenix ay maglalaro na si Junmar. Pero bukod dyan, kung sakasakali na hindi makaabot sa semifinals ng San Miguel Beer, tatargetin na nila yung mga malalaking trades dahil ang management ay hindi gustong mangyari na ang defending champion ay basta na lamang malalaglag ang hindi malang nakapasok sa playoffs. So sa ngayon, ang pwede nilang mga targets, wala pang binabanggit. Pero syempre, kabilang dyan ito si Robert Bolick. Alam natin yan na gusto nilang pigilan na makapunta sa Japan. And of course, baka itong si Jason Perkins, kunin na rin nila at i-trade either itong si Vic Manuel o kaya si Mawala Tautua o baka si Rodney Brondial at samahan ng iba pang mga players. Sa ngayon kasi, mukhang malaking revamp ang gusto ng management dahil hindi katanggap-tanggap na kagagaling lamang nila sa isang kampiyonato mula Philippine Cup at ngayon sila defending champion dito sa Commissioner's Cup ay bigla na lamang malalaglag. So abangan natin kung sakasakali na ma-eliminate agad ng San Miguel Beer ay malaking pagbabago ang mangyayari sa lineup nila. Kaya-kaya nitong si Scottie Thompson na maging back-to-back MVPs. Siya ang reigning most valuable player ngayon pero pagkatapos ng Governor's Cup kaya pwede kayang tanghalin din siya na most valuable player. Of course, kung kayo ay nanonood ng PBA, particular na ang mga laro ng Ginebra, alam na ninyo kung anong kayang gawin ni Scottie Thompson. Siyempre, pagdating dito sa Commissioner's Cup, si Justin Brownlee ang nangunguna sa scoring. At of course, malaki na itulong ni Jamie Malonzo. Pero alam naman natin na pag all-around game ang pag-uusapan, ay itong si Scottie Thompson talaga ang maasahan ng Barangay Ginebra. So sa ngayon, marami nga nagsasabi, kung idadagdag pa natin yung naging all-around brilliance niya nung siya ay naglaro sa Gilas, ito kaya ang maging susi para siya ay makonsidera na back-to-back MVPs. Siyempre, marami dyan mga contenders at ang isa doon sa mga importante dyan, kailangan ng Ginebra ay maging competitive at makaabot ng playoffs o kaya finals para mas malaki ang tsansa niya. Siyempre, pag mas marami kang games, mas marami kang puntos sa statistics at isa yan doon sa basihan ng pagiging MVP. Pero sa lakas naman ng lineup ng Barangay Ginebra ngayon, hindi na nakapagtataka na ang Ginebra magiging contender sa bawat conference at makatutulong yan doon sa posibilidad na si Scottie Thompson nga ay maging back-to-back MVPs. Kapag yan ay nangyari, talagang patunay na yan na isa ng generational talent itong si Scottie Thompson. Nag-iisa lamang siya kumbaga at actually sasabihin nga ng marami, kahit hindi pa mag-MVP itong si Scottie, siya pa rin ang makukonsidera ngayon na mukha ng Ginebra or mukha ng PBA dahil sa husay ng kanyang laro at syempre yung pagiging humble niya. Sa ngayon, nakafocus si Scottie dito sa kampanya ng Ginebra at yung pagpapanalo ng mga awards ay malayo sa kanyang isipan. Pero syempre, sino ba naman ang tatanggi kung ikaw ay tanghalin ng iyong mga kasamahan bilang most valuable player ulit? Mukhang naka-jackpot ang Meralco Bolts dito kay KJ McDaniels yung kanilang import. Kinumpara ni Coach Norman Black ito si McDaniels kay Justin Brownlee at sinabi niya na ito ang dahilan talaga kung bakit sila nakasunod-sunod na ang panalo. Kung titignan kasi natin nung si Johnny O'Brien pa yung import ng Meralco, hirap na hirap sila at marami nga nagsabi isa sila doon sa maagang matatanggal kasama itong Terra Firma. Pero ever since dumating ito si McDaniels, sunod-sunod yung panalo nila, kabilang na dyan yung huli nilang tagumpay kontra sa kanilang sister team na TNT Tropanggiga na katulad ng SMB ay nag-i-struggle ngayon. Sinabi ni Coach Norman na kahit meron pa silang mga injuries na pinagdadaanan, napakalaking tulong nito si McDaniels at yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nananalo na. Kung sakali mang makapasok sila sa playoffs, sinabi ni Coach Norman na hindi na nila iniintindi kung ano mang posisyon sila makararating, kung yan man ay twice to beat o best of three o kung ano pa man.
Basta ang importante sila ay makapasok sa playoffs para naman magkaroon sila ng tsansa na makapag-compete. At syempre ang susi dyan talaga ay ito si McDaniels. Totoo na malaking bagay din yung mga local players nila, walang makatatanggi ron. Pero pagdating dito kay McDaniels, yan talaga ang nagiging dahilan kung bakit sila ay nananalo ngayon. Sinabi rin ni Coach Norman Black na as much as possible ang gusto nilang gawin ay maging consistent yung kanilang performance para naman kung sino man ang kalaban nila, nasa top man ng standings o nasa ibaba, ay magiging maganda at consistent pa rin yung laro nila. Sinabi nito si Coach Norman Black na sa ngayon, gusto nilang eventually ito si Chris Chusam ay maibalik yung dating laro, pati na rin ito si Aaron Black at magkaroon pa ng mas magandang effort mula doon sa kanilang shooters kabilang si Alin Maliksi at itong si Bong Quinto. Lately, ang maganda talaga nilalaro dyan ay itong si Raymond Almasan na nakadouble-double kontra dito sa TNT at yan ang dahilan ngayon kung bakit yung ibang teams ay gusto siya makuha. Napakaganda ng performance ng Magnolia Chicken Templados. Clutch na naman itong si Paul Lee nung laban nila kontra SMB kung saan siya naka-score nung last 8 points nila kabilang na yung 3-point shot na nagbigay ng 7 puntos na kalamangan. At ano pa ba ang masasabi natin dito kay Nick Rakosevich na naka-28 rebounds na siya talagang pumilay sa San Miguel Beer at hindi siya mapigilan. Sa ngayon sinabi ni Coach Victorero na syempre masaya siya dahil ang laro nila ay very consistent mula pa nung umpisa at dito natin makikita talaga na kung sila ay nagkaroon ng ganitong big man katulad ni Rakosevich ay malayo talaga ang mararating ng Chicken Templados. Syempre maraming fans din ang magsasabi na ang Magnolia ganyan naman talaga malakas sa umpisa pero pagdating ng semifinals at playoffs ay natatalo. At sinabi ni Coach Victorero na iyan ang gusto niyang baguhin. Dahil sa ngayon alam niya na pagdating naman sa playoffs hindi kinakailangan yung maganda simula mo tapos kakapusin ka sa huli o kaya naman maganda ka sa eliminations tapos bigla na lamang mawawala. Siyempre pag playoffs sabi nga ng mga players at coaches, ibang laro na yan. At yan ngayon ang dahilan kung bakit itong si Coach Victorero ay hindi nagpapakumpiyansa. Siya mismo katulad ng mga fans nakita na niya kung saan ang Magnolia maganda simula tapos pagkatapos nun ay bigla na lamang bababa ang laro at may eliminate. Of course, ang tinutukoy ng marami dyan ay ito si Paul Lee na pagdating ng eliminations maganda at maasahan ang laro. Pero pagdating na nung mga dikitang laban ay either bumababa performance o nagkaka-injury. Kaya tignan natin, sigurado ng pasok sa playoffs itong Magnolia kasama itong Bay Area Dragons pati na rin itong Converge Fiber Xers. Pero sa ngayon, tignan muna natin kung ano ang gagawin ni Coach Victorero para masiguro na kahit pasok na sila ay magiging consistent pa rin yung laro ng mga players niya at hindi bababa ang intensity nito. Happy 18th birthday muna kay Gio Santillana mula sa Santillana at Tagle Family. At shoutout kay Enrico at Presi Angsioko, Andrew Anyosa, Kagawad Katsakino Dukusin, Mark Miradora, Celino Valle sa Junel Lalagon Family, Masta RX7, JJ Siboom, Edong Garcia, Rico Olarte, Jason Mendoza, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Rosana Mercado, Anthony Allen Family, John Patrick Abrea, RG Bueno at Dalina Family, Julius Benedict at Jason David, Joseph Pineda, Dion Mercado, Jose Juntilla, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Brian Andres, Judy, Wang, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Dexter Domer, Joy Anturalba, Lenodo Gaitans at Jan Cantos.